So what's up mga pampam, ngayon papakita ko sa inyo yung bagong setup ng aking alaga na Mountain Peak Everest 2. So umpisa natin dito sa may handlebar. So yung handlebar ko ay naka S-work. So dati siyang nung unang setup niya ay ganyan na rin, pero mas pinutulang ko ng konti. Tapos yung stem niya ay naka negative 35, makikita nyo niya yung ganyang angle niya, no? So konti na lang yung nakikita niya spacer dito, carbon. Ayan, wala na rin siyang makinis na status tokto kasi naka negative. So naka aero, aerodynamic yung ano niya, yung kanyang setup. Ayan, pang karera. So tingnan naman natin dito sa kanyang lagyan ko siyang lagay ng camera dito pang GoPro. Kasi minsan na masali kami ng karera, so kailangan ko siyang lagyan ng camera kasi nahirapan ako magdala kapag nasa chest ko nakalagay. Kaya dito ko nilagay yan. So pag naka side view siya, ganyan. Tapos yung speedo ko nakalagay dito, yung cat eye. Tapos ayan, ganun pa rin naman yung kanyang hub torpedo. Speedo and torpedo po yan, 8 pulse. Tapos naka rotor niya is RAM. Tapos yung kanyang group set, ay group set sa kanyang brake set pala ay yung MT200. Ayan, MT200. So dati siyang naka Submit Edison, kaso yung Submit Edison ko hindi siya tumagal ng 6 months, kaya pinalitan ko na agad. Shifter niya Submit din, Submit Edison. Ayan, punta naman tayo dito sa kanyang crankset. Yung crankset niya ay naka Z-Race na yung rotor niya ay rotor. Yung kanyang chainring ay pinalitan ko ng 40 teeth. Ang tatak nito ay ayan, BDS snail. Ayan, with yung kanyang kadena chain ay coal. Coal kadena. Punta naman tayo dito sa kanyang RD. So yung kanyang RD ay naka Diore. So medyo nagasgasan na itong ating Diore, no? Sa napakasakit na makikita mo yung gantong Diore mo na napakamahal tapos magagasgasan siya. Ay, napakasakit talaga, oh. Mapapaiyak na lang talaga kapag nakikita mo yung nagaganyan na yung ano niya. So ayan, medyo may gasgas Diore. Meron siya ditong lockout. So ito, ayan, kung sinataas mo yan, lockout yan. So hindi na siya magaganda, hindi na siya gigewang-gewang. So ginagamit ito kapag nagtitrail. Nagamit siya pag trail. Tapos pag ibababa mo naman yan, yan, ibababa mo siya, naka-off. So pwede mo siyang iganyan. So ginagamit na po siya kapag trail yan. Ayan, kaso pag ginaganyan yan, fix na yan, hindi na magagalaw-galaw. Hindi ka na makapaglipat ng cogs kung ano yung nakasetup yun na yun. So punta naman tayo dun sa kanyang rim. Ang rim natin ay naka-weapon Aegis. Tubeless ready po yan. Ay, weapon. Kasama yung kanyang gulong na 27.5 length tubeless. Maxes, ayan. Tubeless ready. Tapos batalya natin Everest 2. Lagi natin ang takip dito kasi pangiting yan kapag walang takip. Baka pasukin ng ipis. Tapos yung kanyang battle gauge naman ay submit din. Oil slick. So sa yun lang. So yung bagong setup lang sa kanya ay ito. Naka-negative. Kasi itong ano naman, nakabini natin kay Ian Howe na nasalagang 450 kay Ian Howe. So napakaganda siya kasi napakatibay niya, eh. So 3 months ko na siyang ginagamit. Wala pa siyang ganong biyak. Ito lang, maliban dito. Pero pag ginawakan mo siya, napakasarap sa kamay. Kapit na kapit. Yung saddle niya, ito luma na yung saddle. 6 months na siyang gamit. 6 months. Tapos yung kanyang ang kanya seat post ay weapon din. Ayan, weapon. Tapos ito, para iwas si RAM. Pag ganyan. So pag ganyan yung kanyang seat clamp. Sabihin niyan, madamot yung may-ari kasi hindi na na-adjust. Ayan, madamot yung ganyan. So dito naman, yun lang, yun na mga pampam. So yung cogs niya kasi 10 speed. So 10 speed siya.
Nakapunta natin sa likod. Ganyan ang itsura niya sa likod.